every time na nakakaramdam ako ng homesick, tinanong ko lang yung aldap ko. Nawawala lahat, pati yung pagod ko. Sa time nasa Pinas pa ako noon, yung asawa ko is inoperahan ng... Hello, good morning po, ma'am. Mm-hmm. Si Ma'am Kyle is actually an avid fan of Aldab. At meron siya sa ating isi-share. Yeah, bilang OFW. Yes, ma'am. Magpakilala po kayo muna, ma'am. Ako po si Mrs. Kahel Pascomelia. Yes, ma'am. Nandito po ako ngayon sa Crete. Mm-hmm. At taga, ano po ako, Bicol po ako. Yes. Ma'am Kamarini siya po ako sa... Pilipinas. Yes, ma'am. Bilang OFW, nagtatrabaho po ako bilang cook. Opo, okay. Dito sa Kuwait. Paano po, ma'am, naapektuhan ng Aldab ang buhay niyo po bilang OFW? Ay, sobrang naapektuhan kasi nung dumating ako dito sa Kuwait, siguro mga 1 week lang yung na-experience kong homesick. Uh-huh. Tapos na-overcome ko siya agad kasi after work, titingin na agad ako niyan sa Instagram. Uh-huh. Tapos titingin ko kung ano yung ganap. Tapos pag nakikita kong may mga ganap na ang sweet-sweet nila, ano yung ba, ganado-ganado ako magluto, yung patiluto ko. Tumasalap. Tapos... yung bang hindi kompleto yung araw ko kung hindi ako nakakapanood ng Aldab. Yes, ma'am. Tsaka hindi ako nakaramdam ng lungkot kasi every time na nakakaramdam ako ng homesick, titingin lang ako sa Instagram ko, titingnan ko lang yung Aldab ko. Nawawala lahat, pati yung pagod ko sa trabaho, nawawala agad yun. Yes, agad. Ang ganda ng dinudulot sa atin ng Aldab, mapa-OFW ka man o nasan ka man sa buong mundo. Talagang happy feel sila sa atin, talagang stress reliever. Opo. Tsaka ano, bago naman ako umalis ng Pinas, ano yun eh, yung tamang panahon nun sa Pilipinas. Yes, ma'am, Arina, yes. Time, October po yun. That time, nasa Pinas pa ako nun, yung asawa ko is inoperahan siya sa ano, sa gallbladder niya. Uh-huh. Kasi nagbi-bleed siya. Mm-hmm. Yung ano, yung during the time nung operation niya, talagang umalis ako doon sa operating room sa tapat kasi ninenerigos ako. Ginawa ko kasi that time yung cellphone ko may TV. Uh-huh. So ginawa ko lumabas ako ng hospital. Nanood ako noon ng tamang panahon sa cellphone. Yes, yes. Para hindi ko maano yung nervous ko kasi nasa operating room yung asawa ko. And then hanggang nakakatawa kasi hanggang sa tinapos ko yung tamang panahon almost 4 hours. Ang tagal nga po yun, ma'am. Yes. Pagdating ko, wala na siya sa operating room. Nasa wedding na. Ay, kumbaga, tapos na po ang ano niya. Mas minahal niyo po pa mo, ma'am, yung Alda ba? Kesa sa asawa niyo. Kaloka-loka kayo! Diba? Nasa bingin na lang kamatay ng asawa mo, pero ang Alda na nanatili pa rin sa puso mo. Kaloka! Nagmamalis ako, nasa operating room. Inapot ako ng kulang-kulang yata, 4 na oras sa labas. Pagdating ko, nasa wide na. Yes. And until now, ma'am, di ba, nasa Kuwait kayo ngayon. Paano niyo po sinusubaybayan ang Aldab? Lagi-lagi po, alas minuto, lagi akong nagbubukas ng Instagram. Yes. Uh-huh. Tsaka meron akong sinalihan dito eh, yung main PH ba? Main, okay, yes. Oo. Actually, ano nga, nagpadala ako ng ano pang parta t-shirt, tsaka dun sa libro niya na yung Yap I Am That Girl. Yung yes, yes, ma'am. Yan yung yellow na book. Uh-huh. Yes. Nga lang, sad to say, hanggang ngayon, hindi ko pa siya hawak.
Wow, ma'am, bilang OFW mo, ma'am, di ba? Ang hirap po, ma'am, na alam mo yung mawalay kayo sa pamilya nyo. Kumbaga, yung Aldab na nga lang po yung nagpapasaya po sa atin, parang ngayon po, nawala yung mga ibang episode sa YouTube. Oo nga, wala na to yung, natanggal na yung ibang ano, yung sa It's to Be Yours, lagi ko yung nire-replay. Hindi ko nga alam, ma'am, kung anong meron, kaya parang medyo questionable sa amin yun. Yes. Mga nababasa ko kasi mga comments, parang tinanggal yata ng TNT kasi nga, parang wala, parang mas inaano natin panoorin yung TV. Yung discipline kaysa doon sa One True Love ni Alden. Hindi pa ba sila nagigising? Ang katotohanan is talagang ang Aldab is buong mundo ang suporta. Dapat nga yun na sila mag-focus, di ba? Yun kasi ang mahirap sa kanila kasi kung sino yung nagpumapasok sa kanila ng swerte, ng salapi, kumbaga, yun pa yung binubuwag nila, yun pa yung ayaw nilang pagsamahin. Sa atin naman, ma'am, wala naman sana yung pera-pera, parang konting kaligayahan na lang, parang pinagkakait pa sa atin. Yun ang medyo question ko. Lalo na po sa inyo, ma'am, kasi OFW kayo. Kasi ako halos siguro, 4 times ko nang inulit yung Destined to Be Yours from episode 1 hanggang episode 63. Yes, ma'am. Oho, oho. At wala akong kasawa-sawa. Kung totoo nga, ma'am, nakakabitin yung teleserye na yan eh. Akala nga natin masusundan, di ba? Pero dahil mahal na mahal natin ang Aldab, suporta pa rin tayo dun sa dalawa. Ramdam naman natin sa puso natin kung ano ba talaga sila. Tunay na po. Yes! Exactly! Diba? No need na ipagsigawan sa buong mundo na, mahal ko si ganito, mahal ko si ganyan. Kasi ramdam naman natin eh. Sabi nga natin, action speaks louder than words. How much they love each other. Yes! Exactly! Yeah, perfect! Yeah. Oho. Ma'am, bilang kapit na kapit. Yes, ma'am. Alam po ng pamilya niyo, ma'am, na of course dyan sa Kuwait, na talagang Aldab po ang pinapanood niyo. Ay, opo naman. Sobra. Oho. Nakaaway na ako ng asawa ko kasi wala na naman kung mukhang bibig Aldab. Yes. At least po, ma'am. Nakakawala po ng pagod, nakakawala ng stress ang panonood sa kanila. Yes, wag naman sana nila ipagkait sa atin. Sobra. Saka, grabing effect sa akin kasi pag may nababasa ako mga negative against them, pati yung luto ko hindi sumasarap. Masyado po kayo apektado. Yes, ma'am. Right? Ay, sobra talaga. Grabe. Pati talaga yung natrabaho ko, apektado yung pagluto ko na nasusunog. Pag yung pang... may nababasa akong negative na tungkol sa kanilang dalawa. Pero pag okay naman, pag masaya, pag good vibes lagi, ay, sobrang sarap ng loto. Yes. Ang hindi ko nga maintindihan, ma'am, meron pa rin na binubuwag sila at mga bashers na sinisirain, wala namang kasira-sira dun sa dalawa. Nakikita naman natin na majority ng Aldab Nation ng buong Pilipinas maka-Aldab. Kasi yung kasama ko ditong Afrikana, ano na rin siya, na-influensyahan pa na rin siya. Every time na yung oras na, pag every time na binubuksan ko yung cellphone ko, alam niya na pupunta na yun sa Instagram. Siya na yung pumipindot ng cellphone ko. Maraming Anna. Salamat po, mama. Talaga po, mama. Patuloy po natin sa suportahan and magpahinga na po kayo dahil alas stress pa po ng madaling araw sa Kuwait at nandito si Ma'am Cahel. Opo. Para i-ano sa atin, i-share ang kanyang... Yes, ma'am. Okay po. Nandito si Ma'am Cahel para i-share ang kanyang wonderful stories about Aldab. Mm-hmm. Okay po. Okay po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. And sige, mag-message po tayo, ma'am, ha? Okay po. Stay safe po kayo dyan. Kayo din po, ma'am. Ingat po kayo. And God. Yes, ma'am. Mayroon po kayo papa-shout out. Yes. Shout out na lang siguro sa family ko sa Bicol. Family Melia. Yes, family Melia and family Angeles na lang po. Ano po pangalan ng asawa nyo? Bong po. Bong. Hello to Bong. Mukhang gwapo po si Bong, di ba? Ay. Yes, hello Bong. Wala nga po akong Bong dito sa Pilipinas eh. Walang nagbo-Bong sa akin. Oh my God. Anyway po, yun nga po eh. Makikita naman po kami kasama si Ma'am Aida Alapid. Sana madaloy po yan sa McDonald's. Yes. Okay po.
Okay po. Sana magka-lablet na kayo na Mr. Pinas. Ay, naku, ma'am. Naku, pinagdarasal ko po yan. Sana wag naman, sana naman huwag pagkait tulad ng ibang network na pinagkakait ang Aldab sa atin. Yes, ma'am, maraming salamat sa mga nakaka-inspire po yung kwento ninyo na talagang ang laki ng epekto ng Aldab sa buhay ninyo. Yes po. Salamat din po sa pagtawa. Yes, ma'am. God bless po, ma'am. And we will see you, we will see you soon. Yes, so God bless you and I'll love you all. Yeah, I'll love you, ma'am. Yes, thank you. Yes. Bye. Thank you, po. Mm-hmm. Bye-bye. At nandito tayo para magkaroon ulit ng Fun Time! Batiin natin ang pinapabati ni Ma'am Kahel na si Shanika Melia, John Benedict Melia, John Christopher Melia, at Edgar Melia, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo parati, Melia family. Ngayon, let's proceed to Team Abroad. Ang mga nagmamahal sa Aldab, okay, na Team Abroad ay si Annabel Tadalan ng Chicago, Jennifer Bernante ng Oman, Laura Espayas ng Dubai, Julia Mangaliag ng Seattle, Washington, and Ma'am Annie Hoso ng Japan, Maria Ilaya Suilen ng Qatar, Rowena Juanico Vallejo ng Riyadh, Ma'am Fernanda David ng Turkey, Florencio Arco ng Dubai, and meron tayo si Shell 21 Domigte ng Romania Social, and Melanie Lopez ng Kuwait, Isidra Caso ng Edmonton, Canada, Lolita Sen ng USA, at pinapa-shoutout nila ang Aldab Maychart Elites, Team Pinas and Team Abroad. And Ma'am Cholita Escarilla ng Texas, USA, Ma'am Susie Matira ng Milan, Ma'am Rose Cebeda Lazana ng California, Al Buen Consejo ng Jubei, and Ma'am Linda Lising ng Australia. Yan po ang ating Team Abroad na nagpapa-shoutout. At abangan nyo po bukas ang shoutout naman natin sa Team Pinas. Hinati lang po kasi nila. So ngayon Team Pilipinas po na magpapashoutout bukas po yan. At kung meron po kayong kwentong Aldab na pwede pong i-share, please send us a message po sa FB page ng DNA The Tupaya Siblings sa Facebook po namin. Para naman po ma-share natin kung anong kwento nyo. Kung meron kayong mga Aldab inspires, Aldab moments, or Aldab stories, okay? Para ma-feature po natin sa channel ito. Thank you so much for tuning in and we'll see you again soon.